Nakikita nyo sa left side, nasa bigger, dito sa side na to, nasa bigger size siya before, tapos ngayon, ang ganda na ng size ng katawan niya, diba? So, mamaya i-chika niya sa atin kung paano niya na-achieve yan. And aside from that, pre-diabetic na siya, meron na rin siyang kidney issues and hypertension. Pero after 3 months of doing keto, of doing low-carb intermittent fasting, natanggal yung mga maintenance na iniinom niya. So, mamaya i-share niya sa atin kung paano yan. So, Miss Trisha, watch out. Ano po, makinig po kayo, abangan po ninyo, ituturo po namin sa inyong lahat. April, Sheila, hello sa inyong lahat. So, ayun, hindi ko na kayo masyadong kakamustahin isa-isa kasi super late na, nakakahiya kay Alan. So, ayan, tawagin na natin siya. Tanggalin ko lang po, ha? Hello po, Alan. Hello! Ayan! Kumusta kayong lahat? Hi sa mga viewers ni Miss Eileen. 1 million na yata yung naghihintay. Ay, grabe! Oo nga eh! Sa side mo. Sa side ko, yung tatay ko lang naghihintay. Yung tatay niyo. Naku, kayo po yung hinihintay nilang lahat. Kasi ano, nakakagulat yung transformation ninyo, di ba? Ang laki talaga nung pinagbago. Tapos from, ano-ano po ba pala yung mga ano, yung, ano po yung condition nung katawan niyo before po kayo nag-shift ng diet ninyo? Yeah, total I lost was 62 pounds. So about 30 kilos. Pero hindi yung 3 months, ha? It's over time. When I started, ganun, yung kung ano tayo sa Pilipinas, sedentary life, mataba ka na nung bata, so walang, kumaga lack of activity, nakaupo ka, computer games back then, so ganun, walang masyadong physical activity. So tapos yung pagkain naman natin, hindi rin tayo lumaki sa tamang siguro pagkain, because not because of our parents, but because of siguro media na rin or around us, you know, kung ano'y nakasanayan. So that's how I started. Mm-hmm. Totoo. Kasi kapag i-follow mo yung sinasabi ng media, di ba, na count ka lang ng calories mo, kahit anong kainin mo, okay lang, papayat ka. Or magiging healthy ka kahit anong kainin mo, basta maayos yung calories. Parang kahit anong sunod yung gawin mo, aatakihin ka pa rin talaga ng mga sakit or mahihirapan ka talaga na mag-lose ng weight kasi wala eh. And for parents, ano eh, syempre ibibigay nila sa iyo yung iniisip nila na proper na diet, na healthy na diet. Pero nung nalaman natin si low carb, doon natin na-realize na ay mali pala yung mga ginagawa namin dati, kaya pala parang walang progress sa health at saka sa weight, ang hirap mag-lose ng weight. And kahapon nga lang po, meron ako naririnig na chikahan kasi namimili ako kahapon. Tapos ang sabi nung isa, ang hirap magpapayat. Isip-isip ko, eh, kasi yung kinakain mo, yung mga pinamili mo, ate. Hindi ka talaga papayat dyan. And dun po sa weight, kasi maliban sa, di ba kapag yung weight natin, masyado tayo, kapag overweight na tayo, ano eh, maraming kakambal na sakit yan eh. Ano-ano po yung mga iniinda nyo na sakit na dati? Correct. Well, nung 2015 I lost my mother last mga December, so parang it was a wake up call kasi sabi nga nila nai-inherit natin, so hindi naman ako medical field, so I don't know yung totoo doon. So hypertensive yung mother ko, nagkaroon siya ng kidney disease later on, tapos yun, marami rin siyang mga opera sa, you know, as a mother, yung gallbladder, yung CS kami magkapatid. So yun, then I started yung developing mga later 2016, nagda-drive ako, lagi akong nahihilo, masakit ulo, tapos palagi na siyang ganun. Early 2016, so nagpa-check up ako. And then, yun nga, na-diagnose ako ng hypertensive na. So, kinry ako i-workout for 3 months. Wala nangyari. So, sabi, mag-start na ako ng maintenance meds. So, nag-start na ako ng maintenance meds until December 2017. Tapos, in-increase yun ng another dosage ng January kasi hindi naman ako talaga nagbago ng lifestyle. So, wala naman akong keto. But, I learned keto way back 2015. Hindi ko lang siya
So 2 years before I started the change, hindi ko lang siya masyadong pinapansin. Kasi may mga kaibigan ako, I was in search of paano kumayat. So andun yung may Bangkok pills, andun yung may kung ano-anong pills na, kasi more than 10 years na ako abroad, so may mga pills din na in-offer sa ibang bansa na napakamahal, na dangerous pala, ganyan-ganyan. So, sinubukan ko siya. Then, yun, walang nangyari. Nag-try na ako siguro mga ilang weeks, and then nagpa-palpitate ako, maraming kung ano nangyari. So, I stopped, and then tinuloy ko yung maintenance meds, and then walang change sa lifestyle. Tapos, nakaramdam na ako ng sakit sa lower back. So may dito sa likod. So yun, nagkaroon ng medyo hindi magandang development na diagnose naman ng early stage ng some kidney problem. So binigyan ako ng parang maintenance for 3 months para dun sa kidney issue na yun. And then dahil mataba nga ako, I was wearing yung peak ng picture is size 50 na shorts. Pero yung waistline ko, 48 lang. size 50 lang yung shorts. So, yun, nung binigyan na ako ng dalawang maintenance, tapos sabi, pre-diabetic na. So, sabi sa akin, if you don't continue, medyo arabo kasi yung doktor. So, sabi, pag hindi ka nagbago at maintenance pa lang, then expect, syempre, shorter lifespan. So, mga sinabi niya yung totoo na huwag mo kasahan, tatagal pag ganyan ka. And then yun, then I was, there was a friend na ano rin siya, na mataba din siya. And then, kidney rin yung kinamatay. Tapos, meron naman akong isang mentor na mataba na biglang pumayat, doing some keto lifestyle change. So, yun, that's how I looked into it deeper. Then nag-research muna ako for about 2 years. Walang changes. So, history ng lifestyle natin bago introduce yung keto, ano ba yung kinakain ng mga tao noon? Kasi yung mga tao noon, mga way back, yung mga nangangaso pa, yung mga nagahan. So, walang mataba sa kanila. So, andun yung part ng keto history kung bakit tumaba yung tao na nag-change yung lifestyle, na nag-develop yung brain during the World War. So, mahabang story. Pero, yun. So, I studied first. I checked history. I see the effects. Effects ng keto, and then doon ako nagsimula. Ang galing. And natutuwa po ako kana every time na meron akong ini-invite dito for an interview. Siyempre, mga ini-invite natin puro mga nakaranas yan ng magandang effect from keto, from low carb. Ang first step lagi nila is to understand keto, to study muna, to research. Kasi yun naman talaga yung magiging ano natin eh. Yun talaga yung pwede natin gawin eh para magawa natin properly si keto, low carb intermittent fasting. And sa case po ninyo, 2 years before kayo nag-start or 2 years before nyo na-realize na, sige nga, aralin ko nga itong keto na to, itong low carb na to. Bakit po kaya nung unang beses na nalaman nyo siya, hindi kayo masyadong interesado? Oh, kasi first, syempre busy tayo sa trabaho, lifestyle kasi namin, yung lalo kami, nagda-travel kasi kami, we've been traveling for the past 10 years, palipat-lipat ng bansa. So first me and my wife, tapos then kids na. So naghahanap tayo ng quick fix. Normal yan eh sa tao, yung quick fix, mm-hmm. Diba? Ano yung mabilis, ano ba yung nag-check na ako ng yung bypass, gariatric bypass. Opo. Tinig ko yan, napakamahal, hindi ko kaya.
chinek ko liposuction, ano lang, kumbaga, hindi ko siya balak gawin. Kumbaga, ano lang yung options mo to change. Kasi nga, nung bata ako, dahil malaki ako, I want to try sports. So, nagma-mountain bike ako. Doon ko nabali yung, nabungi ako. Nabali ko yung kamay ko. Tapos, nagba-basketball ako dahil malaki ka. So, nabali ko yung tuhod ko. So ganun yung mga naging karanasan. So, wala ka ng activity. Kasi, kumbaga, hindi ka na pwede ng strenuous activity dahil marami ka ng sakit-sakit. So, quick fix. Until pinag-aralan ko yung keto, sabi ko, ano bang kinakain ko? Gusto ko ng karne. Pagor. Sabi ko, gusto ko ng I can stay for a longer time without eating, pero once I eat a lot. So yun yung problema ko. I want butter. So, I want eggs. So, when I check yung journey ng pag-aaral sa keto, sabi ko, para ang daming pabor. Tapos yung just to extend the time of not eating, sabi ko, parang kaya ko yun na. Tatanggalin ko lang yung kanin, eh, makanin ako, pero sabi ko, once I start eating meat, wala na akong pakialam sa kanin. Kahit na gusto ko yung kanin. So, kain ako ng eggs, kain ako ng butter, so, kain ako ng bread. So, I started removing rice. So, since 2017, so wala na akong kanin. Yun, so, hindi ko muna siya in-apply kasi hindi ko alam anong mangyayari sa akin. And, 4 times a year, I travel. So, natatakot ako dahil mag-travel ako mag-isa, tapos mag-change ng lifestyle, baka kung ano mangyari, you know. So, yun, okay naman. Okay naman nung nai-apply ko na siya. But I did it, kaya makikita niyo yung picture ko in 3 months, I did it na so abrupt. So, like, iniisip ko, ano ba yung kinakain ko? Pag-iisip ko, kakain ako ng spaghetti, alam ko na yung lasa niya. Kakain ako ng kanin, alam ko na yung lasa niya. So, it's mind conditioning na alam mo na yung lasa niya, bigla akong tinanggal. Ayan, nung bigla akong tinanggal, biglang bumagsak yung water weight. Then bigla akong, walang exercise, you know, biglang nag-change, biglang pumayat. Tapos, after 3 months, kailangan ko mag-travel. Kaya dun pumasok yung 3 months. Kailangan ko mag-travel na naman, ng mga long distance travel, long haul. Nagpa-check up ako lahat. So parang nagpa-executive check up ako. Kasi natatakot ako dahil bigla akong change. Tapos mabiyahay ako, malayo ako sa bahay. So, yun. Okay naman. Normal lahat. Pati blood chemistry, lahat normal. So nagulat yung doktor ko. Tinanggal niya yung maintenance ko. Sabi niya, let's try for 3 months na wala kang maintenance. Pag may naramdaman ka, bumalik ka. But sabi niya, I don't wanna see you again. So yun doon kumapasok yung 3 months na natanggal siya. Pero malaki na yung nabawas ko na water weight. Parang for the first 3 or 4 months, parang 25 pounds kagad. Wow. No, wala. So, ang galing. So yung naging changes kaagad. Kasi abrupt, kasi pagod na ako eh. Pagod na akong magkasakit, takot na akong, you know. So tinanggal ko. Pero I know it doesn't work that way for everybody. So it takes mind conditioning saka yung will mo talaga to change. Discipline. Yes. Tama. Ang sarap po pakinggan ng sinabi niyo, tama 'yan, yung pagod na akong magkasakit. Kasi for some, ayan, ang daming sakit, pero inom na lang ng gamot kasi ayoko hindi ko kayang tanggalin itong pagkain na to, hindi ko kayang tanggalin yung rice sa diet ko, hindi ko kayang tanggalin yung dessert sa diet ko. So maghihintay sila na pumunta sila dun sa end stage bago sila mag-change ng kanilang diet. Kayo, pre-diabetes pa lang. Tapos, siguro konti pa lang din po yung maintenance ninyo, ano po?
Konti pa lang naman, dalawa siya, dalawang gamot, hypertensive. Well, yung hypertension meds, tumaas ng dosage. Kasi hindi ako nagbago. So, doon ako natakot, pataas. Tumaas siya, hindi siya nawala. Tapos yung sa kidney naman, after some time, tinanggal din niya. Pero kasabay na noon, yung nagbago na ako ng diet. Tapos, I used to have yung mga skin, tawag nila skin asthma. Pero yes, po. Galis yun eh. Parang galis yun eh, di ba? So, meron din po ako yan eh. Pinasosyal lang nila. So, nagtitrigger yun tuwing may stress, tuwing may kung ano-ano. So, kumbaga, wala sa mukha, pero sa kamay, dito, sa katawan. Tapos, yun, parang naggagalis. Parang naggaganon. Sakit daw yun nung lahi namin. So, sakit daw sa dugo na hindi naman mawawala and it will be transferred sa mga anak. So, nawala siya. Pagkatapos nung nag-change ng lifestyle, nawala na rin siya. Ang galing. And ang napapansin lang natin yung ano, no, yung mga bigger na effect sa atin ni keto. Tulad ng, syempre, number one sa weight, tapos yung sa hypertension ninyo, kidney problem, tapos pre-diabetes. Pero hindi natin napapansin yung mga yan. Yung naggumanda yung skin, nawala na yung mga kati-kati, yung mga problem. Kahit yung hair, di ba po, napapansin nyo po yung nails ninyo, medyo matibay na siya ngayon. Tapos, lalaki kasi kayo eh, kaya hindi kayo nagpapahaba ng koko. Pero mas matibay siya. May andiyan po yata yung wife ninyo. Gusto niyo ba sumali? Hello. Yeah, dito siya, nagpo-coach. kasi hello po wife. Shinare po ni Alan yung picture. Hello po. Shinare ni Alan yung picture ninyo. Andito siya kaya lang ayoko munang ipakita kasi baka nahihiya kayo. Ayan. So dalawa kayong sige po. Go ahead. Sino po sa inyo yung naunang mag-keto? Ako kasi talaga yung malaki. But she married me nung ganun ako. So, yes. So nung nagkikito na ako, sabi niya kasi dahil nanganak siya, so medyo malaki din siya. Sabi niya parang gusto ko na rin 'yan. Hindi ko siya pinilit, pero dahil nanganak siya, nag-high blood siya, nag-hypertensive siya, dalawang CS. So, sabi niya, gusto kong mag-join. So, tinuturuan ko siya, hindi siya nag-research, tinuturuan ko siya. And then, nung nagustuhan na niya, nakita niya yung effect, kaya siya nandito kasi i-introduce ko rin siya. Dahil, pagkulang ka sa drive, or you have enough drive, pero merong tutulong sa iyo to do it, sister mo or partner mo, it makes it easier kasi nandoon yung will niyo. So for her, siya yung naging so instrumental na after nung nag-change ko ng lifestyle, doon na babalik eh, yung practicality na oops, madadapa ka, mag-create ka sa something. Once kasi na nag-change ka ng lifestyle, nag-change yung appeal ko, nag-change yung gut bacteria, yung craving nag-change, nawala. Nawala yung craving ko sa kanin, wala yung craving ko sa matatamis, wala, alam mo, yung gano'n. Kahit po? Kahit dati, bumibili ako ng case ng coke. Tapos, boxes ng chocolates, kasi bumabiyahe. Parang ikaw dati, bumabiyahe rin ako. So, tuwing mag-uwi ako, puro chocolate. Kasi puro chocolate, lahat ng chocolate. Tapos, hindi ako kakain, siguro, mga limang bars, o, alam mo, yung puro gano'n. Soft drinks ko, kahon. So, ganun. So, nung nag-change na ako, pag nag-trade na ako, nag-bake naman siya. So, nagtatry na siya ng mga keto recipes. Nagtatry na siya ng mga recipes ng mga pagkain na parang paminsan-minsan na mag-treat mo yung sarili mo. Pero, nandun ko pa rin sa keto. There comes a time din na regularly na nag-create ka, nakikita mo yung something na nag-create ka, yun yung practicality, reality ng lifestyle na hindi ka naman talaga mag-i-stick doon. Kasi you'll get bored. Most of the time,
kahit anong ginagawa natin, you get bored. Kami, salad, 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 salad. So, tapos, salmon, itlog, kahit na chicken, kahit tuyo, kahit na, yung pwede sa atin na keto, but kung hindi ka naman yung na, parang nasa restaurant, chef na pabago-bago, ganyan, mabubored ka. So, kumakain pa rin kami, practical things. Once in a while, siguro once a week, minsan kakain siya ng chicheria, minsan kakain ako ng pero hindi rice. So, we're not going back to rice. So, talagang nawala yun, nawala yung craving. Bread, minsan gusto mo, pag tamad siya mag-bake minsan ng keto bread, meron kaming brown bread na kuha na ako ng kalahating slice, lalagyan ko ng madaming butter. So, or madaming cheese. So, ganun. So, practical din kami. So, yung picture ko ng apat, from the biggest, the thinnest, hindi ako nandito ngayon. Nandito ito ako. Po ba yun, sir? Alan, ito po ba yun? Yan. Ayan, sa green. Yung sige isang po. Picture ko na sobrang, yung mag-isa lang, na sobrang bayat. So, yun yung pinaka-thinnest ko. Oo. Na nag-36 yung bewang ko. ito yung nakapula ako. Yan yung size 50 na shorts before I started. Tapos, 48 ang bewang. Tapos, bumaba ng 42. Tapos, nag-38. Tapos, yung last picture ko na yan is size 40 ang bewang. So, ngayon, nasa 38, 40 again ako. So, ganun talaga yung magiging journey niyo eh. Pero, hindi ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Ang problema lang is once you started eating again ng carbs, pag hindi ka nag-control, tutuloy-tuloy ka dun sa carbs. Yeah. Kasi yung cravings mo, dahil sa gut bacteria na nabago, yung cravings mo is babalik. Babalik na siya. Dahil binabago mo na rin yung laman ng tiyan mo. So, have the discipline na alam mo na yung nagawa mo dati, so, pwede mong gawin ulit. Ganon. Tama. Ganon lang yung practicality, yung reality. Tama. And kagaya po nung nangyayari sa inyo, yung paiba-iba yung waistline ninyo, parang nadadagdagan ng 2 inches po yun, ano? 2 inches, tapos mababawasan ng 2 inches, ganyan. Which is very normal naman kasi depende yan sa kinakain natin. Hello po. Diba yung, kunwari, mapapa-increase yung carbs mo. So, syempre, magkakaroon ka rin ng water weight. Tapos babawasan mo the following day biglang, or the following week, bigla ka magka-carnivore, bigla ka mag-strict keto. So, malalaglag na naman yon. So, what's good is, hindi po kayo nagpapanik. Kasi ang maganda sa inyo, ni-research nyo na siya eh. So, kapag merong nadadagdag na few inches sa waistline ninyo, hindi na kayo nagpapanik. Kasi alam nyo na kung paano siya, alam nyo kung paano siya dumating, kaya alam nyo rin kung paano siya aalisin. Di ba po? Kaya, ayun. Pero yung sa pictures po ninyo na to, pakita ko nga ulit, nakakatawa kasi to eh. Ito pong picture ninyo na lumiit na po yung katawan ninyo, may exercise po ba yan or wala talaga? Kain lang talaga? Wala, ang ini-enjoy lang namin mag-asawa yung walking. Pero once a week. Once a week kasi yung tuhod ko nga balik. So wala akong strenuous activity, walang weights, walang. Talagang food lang, food intake. Kaya yung mga nagsusunog ng oras-oras sa gym tapos hindi pumapayat, alam niyo na yung dahilan. Hindi exercise, hindi lack of exercise. 80% food. It's food intake. Totoo. Totoo yan. And kanina po, meron tayong question na paano ba mag-low carb? So, pwede niyo po ba kaming turuan kung, kanina nasagot yun na to eh, kung paano niyo siya ginawa. Pero, pwede niyo po ba kaming i-walk through dun sa first 3 months ninyo na yung sinabi niyo na abruptly niyo ginawa si keto. Paano po kaya yung, ano po yung mga kinakain ninyo nun araw-araw? Yeah. Well, first, I have to give hindi credit is yung truth about what you said yung sa mga videos mo. Pero dami natin videos mo. Thank you po. Follow kami. Na for other people, dahan-dahan.
Diba? Tanggalin muna yung rice. And then, huwag ka muna mag-fast. Tanggalin mo yung bread. Tanggalin mo yung sweets. Until you change. Siguro yun yung mga tao na hindi pa ganun sa willing to change. So, what happened to me was, natakot ako. Malilit pa yung mga bata. Tapos natakot ako sa nangyari sa mother ko. So sabi ko, I need to change. So it's much more psychological na willingness na cut. So kung kayo ay nandun sa ganong stage, so yung gawin, since pwede niyong tanggalin kaagad yung mga alam niyong bawal, pag-aralan niyo, yung konting history lang naman ng ketogenic lifestyle. Tanggalin yung rice, tanggalin yung carbs, tanggalin yung hidden carbs, tanggalin yung hidden sweets, tanggalin lahat ng sweets. Tapos, kung ano yung what will give you pleasure in eating na pwede, itlog. Gusto ko yung itlog, sunny side up. Manok. So, tinanggal ko yung breading ng manok. Meat. Simple lang. Hindi mo naman kailangan ng expensive eh. What happened to us before, initially, medyo na pa-expensive kami kasi I was following US keto. So, tuwing mo biyahe ako, balik ako sa US, doon lang ako nakakabili sa Whole Foods. So, bibili ako ng... Whole Foods pa! Oh, cauliflower rice. Expensive doon, oh. Mga organic. Mga ganyan. Sabi ko, ang mahal naman ito to sustain. Hanggang sa totoo na pag nag-aaral ka, nakikita mo na, pwede pala ito. Pwede pala ito. Pwede palang ganito. So eventually, hindi na ako gumagastos kasi ang tatay ko ay Incheck, ang nanay ko ay Ilocana. So, gulay. Kukuripot pa ba sa akin? So, hindi na ako nag-spend ng ganun. Nag-aral na lang kami kung ano yung practical ways to maintain and to sustain yung aming kinakain. So, pwede kayong magtingin. That's why when we accidentally saw your video, then we started following. Actually, nakita namin yung video mo because of mayonnaise. Mayonnaise? Try that. Because of mayonnaise. So nakita nga namin na yung ginagawa mo is practical approach. And then I started sharing to my friends. Kasi marami na akong friends na pinipilit ko na influence na to change. So sabi ko, ito yung practical ways. Then I told my sister, sabi ng kapatid ko, Kuya, yan yung sinabi ko sa'yo dati pa. Sinare ko na sa'yo. So sinare ka na daw sa akin. So sabi niya months ago. And then yun, so now she started, she's crying. And then, yun, so hanap kayo ng mga pagkain, which Miss Eileen is very good in sharing yung practical ways to eat keto. Eventually, mapapasarap ka, mapapadami ka ng kain, pero as long as you're eating the right food, tsaka yung tinatawag na satiety, yung you eat until you feel na busog ka, okay lang yun. Basta kinakain mo yun, gano'n. Tapos, dukot-dukot ka lang ng konting carbs. Okay lang yun. Wala namang problema doon eh. Para, alam mo yun, minsan, psychological eh. Gusto kong kumain na ito eh. Minsan, kakain ng anak ko, spaghetti. Nitigil mo ko. Isang forkful, gano'n. Yun lang. Okay na yan. But yung foods na kinakain, same, itlog, daing gusto ko. Gumagawa ako ng burger patty. Kami. Kamay-kamay lang. Ano pa ba? Meat. So, yun lang iiwasan nyo. Yung tocino, yung mga puro sugar. Yan. May sugar. So, yeah, kung meron kayong konting budget, bili ka ng erythritol o kaya stevia, yung mga sweetener na pwede. Pero once you change, hindi na kayo makikrave ng sweets. Hindi na kayo makikrave ng kanin. Yung kanin sa akin ngayon, hindi ako makakain ng kanin ngayon. Which is ako yung makanin. Ako, tatlo, apat na cups ng rice kada kain. Ngayon, pag kumain ako ng kanin, ang lasa ko, karton.
Lasang karton yung kanin. Ganun na siya na nabago. Bread is about 4 years. Kahit anong bread na kain ko minsan, yung hindi keto, pero kasi yung wife ko, kasi yung wife ko is always baking naman ng bread kasi na rin yung lifestyle niya. And then we're teaching the kids now how to do it. Yeah, gumagawa siya ice cream. Pag yung may cream kami na nilalagay sa kape, na whipped cream, masisira na, gagawin na yung ice cream. So, nire-recycle yung pagkain kasi mahal din yung cream. Bibili ka sobra ng para sa kape. Ang ginagawa namin, minsan coconut milk. Minsan coconut powder para sa kape. Chia. Yan. Pero, hindi ka, it's cost up front, bibili ka ng isang chia na mahal, pero matagal mo namang gagamitin. So, huwag kayong matakot sa cost ng keto. Kasi keto foods are basically whole foods, hindi siya processed. Practical naman na bibili ka ng karne, kakain ka. So, once ang na-discover ko, once na kumakain ka ng high in fat, busog ka kaagad, ang bigat sa tiyan. So, hindi ka na rin talaga kakain ng madami. Tapos, sabayan mo ng fasting, which is ginagawa naman natin every day. Pagtulog mo ng kakain ka ng gabi, alas 8 ng gabi, matutulog ka. Gigising ka alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga, that's already 12 hours of fasting. Kaya nga, break fast. So, you break the fast. Pagising mo. So, automatic naman, you're 12 hours na kaagad yun. So, just skip breakfast kung kaya mo. If you can't, mag-breakfast ka, huwag ka mag-lunch. Yun yung sa akin, ha? Yung sa case ko na I was very much able to change. Pag hindi, huwag ka mag-fast. But you choose what you do. Yun lang naman. So, huwag niyong marusakan yung sarili. Ang difference naman ng fasting, tsaka, you're not starving. Kasi may friend ako, nanonood siya. May friend ako, sabi niya, sir, meron naman akong pera. Pag hindi ako kumakain, nagpa-fast ako, naaawa ko sa sarili ko. Pero, she's kind of big. So, na ayaw daw niya yon. Sabi ko, hindi ka naman nag-i-starve. Ang difference nun, starving, hindi mo alam kailan mo kakain. Fasting, alam mo, after a certain hour, kakain ka na. Mag-celebrate ka, mag-feasting ka. So, huwag mong kaawaan yung sarili mo na hindi ka kumakain. You know, iba-iba ang tao, pero in theory, yun naman. Kailangan mo lang talagang mag-schedule ng food. Tama. And mahaba, sorry. Okay lang po. Natututo nga po kami sa inyo eh. Kasi ayun nga, thank you po dun sa pag-mention ng ganun ano. Kasi ayun, meron ka nga kasing dalawang type ng tao. Yung isa, yung kagaya ninyo, na kapag nalaman ngayon, bukas sisimulan na. Yung mother ko po actually ganyan. Nagbe-breakfast kami. Nasa breakfast buffet man din kami. Nung sinabi ko sa kanya na, ganito yung ginagawa ko, kaya nawala yung mga skin allergies ko, pati yung insomnia ko nawala. Tapos, breakfast buffet yon, pero hindi na niya ginalaw yung ibang meal. Doon na lang siya sa protein agad. Tapos, from then, hanggang ngayon, 2 years ago po yun, hindi na siya nakumakain ng rice, tapos hindi na rin siya nagka-carbs. Tapos, kahit offeran mo siya ng ice cream or kahit na anong rice, ayaw niya. Kasi sabi niya, pag kinain ko yan, aantukin ako, mahihilo ako, tapos magugutom ako agad. Ayoko. And ayun, ano lang talaga, abruptly. Tapos hindi pa siya 100% na knowledgeable about keto. Sinabi ko lang na, ito yung ginawa ko, kaya nawala yung sakit ko. Ginaya niya. Tapos, every week, meron siyang nire-report sa akin na, naaalala mo yung sakit ko sa tuhod? Parang hindi na siya masakit ngayon. Yung bukol ko dito, dati malaki, ngayon parang wala na. So, ayun, may mga ganong klase ng tao, di ba po? Na kagaya sa inyo na pag nakapag-decide, kayang gawin agad. And maraming stories na ganun. And ako, kabilang ako dun sa mga tao na unti-unti lang namin kaya.
parang first week, ang kaya ko lang tanggalan rice. So, alisin lang muna natin yung rice. Tapos, susunod kung ano lang yung kayang tanggalin. So, guys, huwag kayong mag-guilty kung kasama kayo sa mga, kabilang kayo sa mga tao na unti-unti bago makapagsimula. Kasi, actually, sila Alan, hindi naman talaga din, ano eh, kung makikita nyo, di ba, abruptly nila ginawa. Pero yung process ng learning nila, kasama yan sa ano, yung learning, yung time na inalot nila to learn, kasama yan sa process, kasama yan dun sa ano, kasama yan dun sa months na ginugol nila para mag-start. So, kasi kapag naintindihan nyo na yung benefits, tsaka yung effect ng mga kinakain ninyo, dun na talaga kayo mawawala ng gana. Tulad sa amin dito sa family, ano kami, mahilig kami sa sweets eh. So, dati, diretso sa sweet. Tapos, kain, ganyan. Pero ngayon, kapag nag-grocery kami, nagpa-member kami sa SNR, parang nasayang yung membership namin kasi puro sweets. Tapos, pag makikita natin, eh, kapag kinain natin yan, magkaka-wrinkles tayo. Tapos, yung pimples natin, babalik. So, wala rin. Ang nabibili lang namin, ano, strawberries lang. Tsaka yung mga supplements. So, ayun, ganun lang, guys. Ganun lang siya simulan. And, kagaya nila Alan, ano lang, ititweet nyo lang siya dati. Every, kunwari, ang meals ninyo is, di ba ang normal meal naman ng Pinoy is ulam plus kanin. So, tatanggalin nyo lang yung kanin, ulam na lang yung kakainin ninyo. Tapos, intindihin ninyo, kilalanin ninyo si keto para malaman ninyo kung ano ba dun sa ulam ninyo yung high carb. Kasi, for example, kumakain ka ng nilaga, low carb yun, pero may patatas yung nilaga mo. So, pwede mong kainin, pwede mong inumin yung sabaw, pwede mong kainin yung meat, pero i-skip mo yung patatas. Tapos may repolyo yun, di ba? So yun, low carb yun, pwede mong kainin. So regular Pinoy meals lang talaga, guys. Hindi nyo kailangan bumili nung, hindi nyo kailangan pumunta sa Whole Foods. Medyo pricey doon. Hindi nyo kailangan mag-Whole Foods, magpalengke lang kayo. Ano lang, bili lang kayo ng, pag pumunta kayo sa palengke, diretso kayo sa gulay, diretso kayo sa isda, diretso kayo sa karne. Tapos bili kayo ng asin, kahit yung asin lang na yon okay na. Pero Himalayan salt, mas advisable siya dahil meron siyang mga trace minerals. Pero kung hindi pasok sa budget, kahit yung asin lang sa palengke, yung tagbebente na ganito kadami, pwede na rin yun. And ayun lang, hindi mo nga lang siya maihahalo. Iba nga lang yung lasa niya pag hinalo mo sa kape. Which is, nakikita ko si Mrs. umiinom ng kape. Anong kape po yung iniinom ninyo? Actually, tayo nagsisimula tayo sa kape, kadalasan sa Pilipinas. Dahil may sukal, gatas, o may kahit anong cream, di ba, yung mga ganyan. Hindi ako minum ng black coffee. So, tingin ko, yung pag-inom, kasi yung coffee is an important ingredient ng keto lifestyle. So, yung mga tao, parang hindi sila makapag-start kasi hindi nila mainom ang black coffee. Black coffee, I think, requires parang an acquired taste. Hindi lahat kaya. Dahil mapait, you know. Kumbaga, hindi ko naisip na inom ako ng magugustuhan kong black coffee. Pero, dahil kung saan-saan na rin ako nakapunta, nakatikim ng black coffee, isa sa mga nakatulong sa akin to love yung black coffee, nakadiscover ako ng kape na niro-roast kasama na ang butter na magandang klaseng butter. Hindi margarine, guys. Huwag margarine. Butter. Tapos, meron na siyang salt. So, niro-roast nila yun. Na-discover ko yan dito ngayon sa current location namin na bansa. Tapos, sinimulan ko siyang inumin as black. Ang sarap niya. Sabi ko, pasok na pasok sa keto diet ito. Tapos, tinry ko siyang i-cold brew. Sabi ko, itong lahat ng natikmang ko, marami na ka nang natikmang kape, itong pinaka-tolerable na black coffee cold brew. So, dahil nasa tropical na tayo ngayon, na bansa, lagi na kami umiinom ng malamig na kape sa within the day. Bawa yung sa lunch, sa hapon, ganyan. Sa umaga, hot talaga kami. So, yun nga yung gusto kong, kaya ang plano ko ngayon is I've sent to my friends already. So, napatikim ko na sa kanila. And that's one way na ini-influence ko sila. Na mag-keto kayo, ayan na yung black coffee, tikman mo, sabi ko. Mas masarap pa dun sa yun yung babaeng
babae. Mas masarap pa siya doon. So sabi ko, magkano yan? Binibili mong ganyan, tikman mo ito. So eventually, pag may mga friends ako na nagustuhan nila yung black coffee because of this, tapos may butter siya, sabi niya parang, nag-drink ako sa umaga, parang alas 4 na, hindi pa ako nabubuto. Kasi dun sa butter content. Butter. So na, dahil fat siya, na nabusog. So I started giving it away sa mga friends as a way to encourage them. Yun lang naman. Yung viewers ni Miss Aileen, kung gusto niyo, message lang kayo kay Miss Aileen, papadala ko siya. Wow! Mga sampler, tapos tigman nyo. Mga limit ko, mga ilang numbers lang. Wow, mukhang marami yan ah. Dun sa 1 million viewers mo, Miss Aileen, wow. Kahit mga ilang percent, kaya na. Naku, salamat po. Parang nakakatakam nga po yung ini-explain ninyo. Talaga namin. Marami tayong pamilya. Yeah. Marami tayong pamilya na gusto nating baguhin. Gusto nating makasama ng matagal. Marami tayong friends na gusto nating i-share na gawin nyo to kasi yung isang kaibigan ko gumagastos ng about $200 sa medicines kada linggo. Linggo, wow. Yung mga content mo, Miss Aileen, sinesend ko din sa wife ng kasama ko na may diabetes. So, type 2. Yung mga ganun. Kaya sabi ko, ito, in-explain ng simple, ng tama, there are results, controlled by doctors. Sinare ko na rin yung tatlong doktor na in-endorse mo. May yung isang friend ko, yung anak niya may PCOS. So alam mo yun, yung mahal mo yung mga kaibigan mo, mahal mo yung pamilya mo, na experience mo yung change, na experience mo yung hindi lang yung sa lifestyle, may physical change. So nakita niyo naman yung picture, lumiit yung size ko ng sapatos, lumiit din yung pantalong, wow. Clothes fit better. Paano po yung singsing ninyo? Hindi na kasha. Singsing ko, wala. Tingga lang ka-tingga. Hindi na kasha, maluhod na. Nahuhulog na. Sa akin, so... Sa inyo rin po? Nahulog one time. So, hindi na namin sinusuot. Kaya, wala rin shadow na ano, yung sunburn. So, kahit sino makakita, pwede mo. Single lang. Oo nga eh. So yun, ayan. Yung physical change. Tapos yung damit ko, so I'm back to high school days. So ganoon na yung size ko. Yun, clothes fit better, shoes, pants. Yung wardrobe ko, nagpalit ako siguro mga damit ko, mga 3 or 4 times. So, tapos part of this change is lumiit yung katawan mo, lumiit yung tiyan mo, pero may lalaki sa'yo. Hindi, kasi syempre, pag mataba ka, pag masyadong malaki yung tiyan mo, pag magkadikit tayo, ganun, no, magkukwentuhan tayo, magkadikit tayo, syempre may babangga sa tiyan. So isa sa mga benefits niyan na hindi naman dinidiscuss, pero yung life ninyo, married life ninyo will change kasi yung mood mo, yung daily activities mo, parang pagod ka, gusto mo lang laging nakahiga, matutupo galing sa trabaho. Pero once na feel mong gumalaw, lalakad ka, may konting energy ka. Pagdating mo sa bahay, mas may quality time na marami kang gustong gawin. Tapos, mas madalas na yung nanggigising sa'yo sa madaling araw. Hindi, pag mag-exercise. Di ba? So, nag-iiba eh. Nag-iiba talaga. So, yun yung mga magandang benefits. Totoo.
na nag-change sa'yo. Nag-change sa'yo. Kasi kahit anong posisyon ng kapiro, pwede na. Mga bata, o. Totoo. Mga ganyang changes, hindi masyadong nadi-discuss. So, nagkipaghabulang ano ka na. So hindi na pag-uusapan niya lalo sa women's side, sa ladies side, walang problema. Pero sa lalaki, dahil malaki ka, so medyo difficult gumalaw. Pag sintas mo pa naman siya. Oo, oh, pag nagsasapatos ako dati, kailangan ko itaas yung paa ko dahil naiipit yung saan. Pero ngayon, kahit yumuyo ko ako, nagsasapatos ako, nagsisintas. Mga ganyan changes. Oo, yung mga totoo, isa-isa nating ma parang yung sa husband ko, palagi ko hinahawakan yung leeg niya kasi dati po wala siyang leeg. So ngayon, ang haba na rin ng leeg niya. Oo, ganyan. Parang nakatbagsak na ganon, tapos yung dibdib agad. Tapos kapag nakahiga, yung laptop hindi mo pwedeng ipatong sa tiyan. Oo. Kasi babagsak. Ngayon naman, pag pinatong mo sa tiyan, lulubog. Ako nga nakatayo, pero may lamesa. Diba? Tapos ngayon wala na. Eh pagdating naman po sa mga ano, yung mga mood changes, ayan. Ito yung mga maliliit na changes na hindi natin napapansin eh. Pagdating sa, pasensya na po kayo, maingay yung aso sa labas. Ito yung mga hindi natin napapansin eh, yung mga maliliit na changes. Pati sa mood, di ba po, na dadama yung parang ngayon, mas okay na yung mood mo, hindi ka na masyadong, hindi na masyadong mainitin ang ulo, hindi na masyadong, mas nakakapag-focus ka na. Kayo po ba, ano yung napansin ninyo pagdating sa mga mood changes ninyo? Yeah, when you're big, pag hindi ka healthy, first yung pag malaki ka, ang hirap gumalaw, irritable ka. Ang hirap, yung breathing mo, iba, irritable ka. Pag may gagawin ka, hindi ka maka-forma dun sa gagawin mo dahil malaki ka, irritable ka. Pag hindi ka healthy, within, mabilis sumakit ang ulo mo. Mabilis, mainis. May gusto kang tapusin, hindi mo magawa kasi pagod ka na dahil malaki ka. Pero sa mga 2 million viewers ni Miss Aileen, don't get me wrong, hindi ako perfectly healthy, pero I'm miles away from what I used to be. So meron pa rin akong sakit, meron pa rin akong kumbaga yung sakit ko is more of dahil 36 na ako. So medyo may sa age natin, syempre ganun pa rin naman. Meron akong book na pinakinggan 5 times. It's called, I'm not promoting, Younger Next Year. So isa yung book, may audiobook siya na ang pinopromote naman niya is exercise, hindi eating. But since I can't do it, pero yung thought na you're younger next year. Kung ano ginagawa mo ngayon, magba-birthday ka, yung health mo pabalik. Pa-younger yung health. So, kaya 36 na ako ngayon after 10 years. So, yun yung makakapagpabago sa iyo na nabago sa akin sa mood ko, sa kung ano yung gusto mong gawin everyday, yung accomplishments mo, yung iba hindi naniniwala pag nagpa-fasting ka, mas sharp yung utak, tsaka ang dami mong gusto mong gawin, ang dami mong ma-accomplish. So once you experience that, tingin ko magugustuhan mo yung lifestyle. So maraming changes brought about by health, brought about by dahil sa tuhod ko, hindi ako masyadong makapag-exercise. Ngayon, nakakapaglakad nga ako. And mahaba, mga 2 hours, 3 hours, sometimes 4 hours walking. Wow! You don't need to do that. Kailangan gawin yun. But
nagustuhan ko na siya. So nabago yung mga ginagawa mo. Dati ayaw. Taba ka eh. Maglakad. Pag maglakad ka, yung palang posture, hindi na di-discuss, yung posture, pag mataba ka, ang center of gravity mo, iba. Kasi, pag nakaganon ka, laking chan mo. Nung nawala yung 60 pounds, medyo parang maglalakad ako, sinasabi nga niya, mag-straight ka nga. Kasi yung center of gravity mo dati nakaganyan, pero dahil pumayat ka, nawala yung bigat dito. So parang nakakuba. Yeah. Parang nakaganyan ka na maglakad minsan. So consciously, dapat babaguhin mo yung posture mo. So consciously, kasabi mo sa sarili mo, sisitay mo sa sarili mo, kaya mo yung ganyan. Na baguhin, na to stand straight. Kasi isa yun sa mga nabago. Pero yung way of walking, halos ganun pa rin, medyo ako maglakad, tinitignan ko. Kasi nakaka-amaze yung pag nabago ka. Nakaka-amaze lahat. Yung damit, yung how you walk, how you carry yourself. May seminar noon sa trabaho ko. Look good, feel good seminar. So, part yun sa nagtatrabaho na sa corporate world. Hindi ko siya ma-feel. Kasi yung look good, feel good ko is yung mataba ako na wala akong leeg. I wear something good, but I don't feel good. And I don't look good. So, ngayon, I feel good. Maraming magsasabi, I don't look good, but I feel good. So, hindi po totoo yan. You look good po. Lalo na si Mrs. Ang cute-cute. Para na ano. Mm-hmm. Magagalit. Nako, hindi. But I feel good. Yun yung ano, yun yung isang malaking benefit. So physical benefit, physical change, psychological change. Tapos yun sa mga posture, yung sapatos, yeah, lumiit nga, pantalon of course liliit. Damit, wide kasi yung body ko dahil dati nagkaya akong mag-waist. So medyo wide, may mga muscles pa ako konti. Pero hindi ako nagtitimbang na. Hindi na ako talaga nagtitimbang. It's ngayon yung belt ko, pinutulan ko na siya ng ganyan. Pinutulan ko ng ganyan. Tapos from the putol, nagbibilang na naman ako ng butas pabalik. Kasi ayan, bumalik na naman kami sa strict keto. Dahil for the past, nung nag-move kami ng bansa, again, change. Again, hanap na naman ng food sources, ano yung available. So, yun. Okay. Kung may mga questions kayo, I can answer. Yan. Sige po. Pakita lang. Okay lang po ba? Ipakita ko yung transformation photo ninyo ni yung kayong as a couple po, yung sinend niyo sa akin na picture. Okay lang po ba yun sa inyo? Share ko. Ah, sige po. So, eto po sila. Pakita mo, Miss Eileen, yung sobrang payat ko. Yung nag-iisa lang ako. Eto po ba yun? Ay, yung nag-iisa kayo, yung kanina. Ayan. Pero ipakita muna natin. Kasi nakikita natin si Mrs., di ba? Sobrang cute nung mukha niya. Ang liit-liit. Pero dati, hindi siya ganon. I mean, syempre kasi nagkaroon na ng baby, nag-gain na ng weight. Ay, sorry po. Tanggalin ko na po ba? Sinan po ito sa akin ni Alan. Pero tingnan nyo naman ngayon kasi nagulat po ako nung lumabas kayo. Ang cute-cute ng mukha ninyo. Ang liit-liit. Ayan, o diba? Baka kasi sabihin ninyo, ano eh, ganyan na talaga siya before pa. Ano po? Sorry. Hindi, sabihin ko lang, isang change na nabago is yung kaya ko na magsuot ng pink shoes. Oo nga, no, nakapin. So, yung fashion. O, diba? Alam mo yun, nabago ka rin, kaya pa. Confident ka. Yes. Confidence. Yes, tama. O, sige, tingnan po natin yung mga comments nila. Baka meron po silang mga questions sa inyo. Since mag-1 hour na din tayo. Teka, mag-back ko lang siya ng konti. Ayan, interested po sila dun sa coffee ninyo. Hala po. Medyo ano din kasi, nakakatok, parang
Nung ini-explain niyo po siya kanina, parang kahit ako natatakam ako, yung roasted siya with butter and salt, parang ano nga naman talaga. Parang kakaiba nga naman yung lasa. Tapos iku-cold brew mo pa, so hindi siya masyadong mapait. So, ayan po, ang dami pong nag-message dito na interested. Opo. Sige. And, libre yan, libre. Pag marami na ka gusto, bibenta ko. Oo nga po, hinihingan. Guys, kasi ano, napag-usapan na namin to ni Alan tungkol dun sa coffee. Tapos sabi ko, meron po ba kayong Facebook page? Kasi parang masarap talaga siya. Parang ano, parang, alam mo yun, gusto mo rin umorder, ganyan. So, ayun, sana ibenta nyo po para marami kaming makatikim. Tapos, eto, black coffee for me, please. Ayan, share-share naman po. Ayan, yung recipe daw. Pinibigay ko nga lang talaga siya sa mga friends. Kasi, alam mo yun, pinadala ko sa Pilipinas, pinamigay ko, kasi gusto ko talaga silang mabago. Yun. Nakakatawa naman. History nun talaga. Pero kung bibigyan nyo ako pagkakataon, pagkakakita natin. Yes. Pinsan po kasi yung... Opo. Kung iisipin nyo kasi, ano, yung sinasabi nyo po na pagkakakitaan natin, actually, tumutulong kayo dun sa ginagawa nyo na yan eh. Kasi, kung i-convert ninyo, yung pag-inom ninyo every morning ng 3-in-1 coffee, i-convert mo siya sa black coffee, sobrang laking change nun pagdating sa diet ninyo. Kasi 3-in-1 coffee pa lang, nagre-range na from 12 to 21 grams yung carbs niyan eh. Depende sa kung anong 3-in-1 coffee yung iinumin ninyo. Sometimes nagugulat po ako, yung isang sachet ng coffee, meron akong highest na nakita ko is 28 grams. So imagine, para kayong kumain na kagad ng kanin. Yes, meron po ako mga nakikitang ganun. Yung may mga kung ano-anong timpla ng 3-in-1 coffee, sobrang taas. Nagugulat ako minsan. Kasi minsan kapag nasa supermarket ako, parang iniisip ko, parang gusto ko mag 3-in-1 coffee. Tapos iniisip ko, bibili lang ako ng isa, titikman ko lang siya. Pero pag makikita ko yung grams ng carbs, parang na rin ako nag-ano nito eh. Para na rin ako nag-ilang cups ng rice nito eh. So parang mawawalan ka rin ng gana. Pero... diba po? Pero kung i-shift ninyo yung pag-inom ninyo ng coffee, dun sa mga hindi pa nagsisimula, simulan ninyo sa coffee. Yung from drinking 3-in-1 coffee lang, gagawin nyo siyang black coffee. Or kung hindi pa sana yung taste buds ninyo, tapos mabigyan kayo ni Alan ng coffee niya. Tikman nyo lang, yun lang yung inumin ninyo instead na 3-in-1 coffee. Ang laki ng change nun pagdating sa pakiramdam ninyo at saka pagdating sa weight. Kasi... ilang grams yun ng carbs yung mawawala sa diet ninyo. Lalo na sa iba kasi, ano eh, yung iba, ilang beses umiinom ng coffee. Tulad ko dati, nakaka 3-4 times ako na 3-in-1 coffee yung iniinom. So, 100 grams agad ng carbs yung nawala sa akin by just removing, eliminating 3-in-1 coffee sa diet. So, ayun. Teka, may mga questions ba dito? Walang mga questions. Yes! Pag yung sa commercial, bibili ka na... Ngayon, mabilis na ang buhay. So, yung mga nagtatrabaho, yung quick na masasayahan ka sa sarili mo, gratification, dahil bibili ka ng kape, eh magkano yun? Magkano yung babaeng binibenta na yun? Magkano yung kape niya? So, I'm not against her. Umiinom ako niyan every other day or something, you know. Pero yung matitipid mo na meron kang sarili mong timpla, kahit ano pa yan, sa bahay mo, is malaking bagay. Tapos masaya ka pa. Ako tulad ko, asukal. Addicted talaga ako eh. Yan ang number one addiction. Hindi yung drugs. Yung asukal talaga. So, yung food addiction, lalo na sa sugar. Ngayon, I don't know about you, Miss Aileen. Pagka ngayon, makatikim ako ng konting asukal sa kape, napapaano na ako. Smirk. Ang tamis niya, mami. Yeah, sabi sa kanya, ang tamis, sobra na. Sabi niya, kapiranggut lang yan. So, nabago ka. Despite your food addiction, na hindi mo mababago. Mababago ka just by yung taste. And coffee was one of the most important thing na nakapagbago sa akin, yung nagustuhan ko na yung lasa ng black. Anyway, question. Sorry. Mm-hmm. Actually po, wala po tayong nakuhang question. Puro tungkol sa coffee na interested po sila. Pero ito, meron tayong one question.
Pwede daw ba yung kape na natural yung buto na ginigiling? Yes, yun po yung tinutukoy ni Alan na coffee. Kaya lang yung kanya kasi roasted siya with butter and with salt. Pero kahit yung, yan yung pinaka, yan actually yan yung the best. Yung ano lang talaga siya. Yung buto mismo na ginigiling na walang halo na kahit na ano. Yun yung gusto natin na kape. Kasi yung mga halo na cream sa 3-in-1 coffee at saka yung sugar na halo, yun yung gusto natin na alisin sa kape natin. So, ayan lang. Kahit na anong klaseng black coffee yung inumin ninyo, basta wala siyang halo na kahit na ano, pwede naman. Tapos, ayan. Naiintriga daw siya sino ba yung babae. Nako. Sige po. Nag-try ako ng coffee, black coffee with coconut milk. Malinam-nam, pero sa ibang tao, the thought of coconut in coconut milk in the coffee, parang hindi makipag-maatag. Alam mo yan? MCT oil, also fat, pag inom mo, parang pag hindi ka masyadong sanay sa ganon, ang hirap. Kaping may itlog, ang hirap. Ayan, hindi ko pa na-try. May asin, medyo okay, depende sa dami ng asin. Kaping may butter, halo mo yung butter sa kape, pwede, pero pag hindi ka sanay, tapos galing ka sa carb life, iluluwa mo. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Totoo. Itong kape na to, nung na-discover ko, ni-roast kasi yung butter dun sa kape. So, nag-stick dun sa beans, nag-stick dun sa powder, pati yung alat, nag-stick dun. Yung alat sa kape, sa black coffee, tolerable, masarap siya kasi nagkakaroon ng lasa yung kape. Pag dumami, sama. Pero ito, sabi ko parang normal na siya. Yung pag galing ka sa carb, ininom mo siya, hindi ka mapapanit. Hindi ka mapapanit. Yun sa cold brew. Sobrang smooth na sobrang pinopromote ko, kahit di ko naman negosyo, pinopromote ko sa mga friends ko kasi, yun nga, lagi ang sinasabi sa akin, parang hindi ko mainom yung kaping itim. So pag pinatikin ko na sa kanila, sabi, ano to? So, nandun yung, sabi ko okay. Oo nga. Mukha nga siyang masarap. Naku guys, mag-comment kayo ha, mamimigay daw si Alan ng ano sample. And hindi niya po yan business, so huwag kayo mag-message sa kanya. Ay, ako ba? Okay, sige. Eh, hindi niya business yan ha, huwag kayo mag-message sa amin na bibili kayo. Ano niya, gusto niya lang i-share sa atin. Pero sana eventually, sana eventually benta kayo ng ganyan. Kasi feeling ko masarap talaga siya eh. Tsaka, mura. Mura lang. Mukha lang nga. So pag gustuhan nila, mag-feedback lang sila. Pero what I'm gonna do, magsabi sila sa iyo ng, ano, Miss Eileen, ng address. Ganun. Tapos, ako na mismo, isi-send ko sa Pilipinas, tapos from Pinas, isi-send na sa bahay niyo. For free. Sige, tingnan natin yan, ha? Pag-usapan natin. Dumadami yung comments tungkol sa coffee. O, sige po. Naku, maraming salamat po. Ano na lang po, final question na lang po since yung mga comments natin is puro about sa coffee ninyo. Ano na lang, common question po kasi is, di ba 2017 pa lang po, hindi na kayo nag-rise. So, ang low carb po ba, sustainable? Ano po yung mga temptations ninyo? Ano po yung mga konting kwento na lang po para ano, yun na lang po yung pang-end natin since wala na silang mga questions. Okay. I'll try to cut it short. ang problema natin mga Pilipino is maraming mga events, maraming mga birthday, maraming, like kami, apat kami sa pamilya, dalawang bata. So lahat may event. Then ang Facebook friends ko, 1,000 mayigit. Office friends, ang dami. So, lagi may event, lagi may occasion, lagi may ganyan. So, paano mo masusustain yung tito? Yun yung tanong. Tapos, kakain ka sa labas, paano? Although, marami na ngayon, ang kagandahan, marami na ngayon ang mga restaurants na meron na kayong pwedeng i-tweak na pwedeng gawin. So, fast food, Jollibee,
So, kung ano ng mga fast food restaurants na pwede mong i-tweak. Pero ang ginagawa namin is hindi namin sinusuppress yung sarili namin. So dahil alam namin yung result, alam namin how we got here, alam namin ano yung bawat, alam namin yung effect ng bawat pagkain sa amin. Iba-iba pa lang effect, guys, ha. So may mga pagkain na pag kinain nyo, kahit nakakita kayo, nothing will happen. Okay lang. Yung mga tao dito sa bansang ito, sabihin ko na rin. Sige po. Yung mga tao dito okay lang po. Sa Vietnam, is ang main pagkain nila is rice. But they don't get fat. Halos wala kang makikitang mataba. So, sa amin, paano, alam namin yung effect ng rice sa amin, hindi namin kinakain. Alam namin yung effect ng carbs, spaghetti, pero minsan gusto mo dahil may occasion. May pansit, napakasarap ng pansit. Yung lumpiang Shanghai, yung mga ganyan. So napakasarap niyang common foods na mahirap nang galing dahil yun ay nakasanayan natin sa mga bata tayo. So, every once in a while, kagabi, meron akong dalawang lumpiang Shanghai. Sumubo ako ng konting spaghetti na para sa anak ko. Dahil lang, nakita mo, ang bango, ang sarap. Puwa kang ganon. Tapos na. So, don't deprive yourself. Kumain ka. But, the important thing is, alam mo, how do you get here? Kung nasan ka man ngayon, alam mo, ano yung problema mo from the past. Tapos, consciously, i-manage mo yung food intake. It's all about food intake. Kung gusto mong kumain ng something, once in a while, talagang hindi mo matiis, gusto mong mag-croissant, gusto mong mag-donut, gusto mong mag, you know, yung mga ganyan. Sige, sumubo ka. Don't indulge. Huwag kang kumain isang kahon donut. Di ba? Tikman mo, then conscious effort, alam mo yan yung effect sa'yo, tama na. Kasi, dali mo yung sarili mo kung paano ko simula. Ano yung reason? Ba't ka nagsimula? Just to improve yourself. So, gusto mo tikman, back your old habits, okay, bago na. Pero again, balikan mo yung dahilan mo. Bakit ka nagsimula ng journey mo, ng change of life? It's not a diet, it's not a fad. Lifestyle change. Baguhin mo. So, balik ka doon. Set your mind straight again. Move forward. Tumaba ka. Babalik ka sa papaya. Babalik ka sa fit. It's not fish. Ako ngayon, it's not fish. I might gain weight again. I will. I know I will. Kasi masarap. Punta ka sa ibang mundo, ibang bansa, bibigyan ka ng steak, yung ginamit na marinate doon, may asukan. May asukan. Pero masarap yung steak. Diba? So, ganun lang yun. Pero, balik ka dun sa dati. Again, put yourself back doon sa reason why you started. Iniisip ko na dati, may sakit ako, may ganyan. Pag napa-indulge ako, balik ako doon. Oh, no, okay. Balik ka na naman doon sa proper way. Ganun lang. On, off. On, off. So, gawin mo yun every once in a while. Don't do it regularly. Every once in a while, may craving ka na talagang can't resist. Nung birthday ng isang friend namin, nag-half slice ako ng cake. I felt guilty. Gusto ko siyang dukutin palabas. Pero when you are eating that, andun yung instant gratification. Andun yung mabilisan na makapagpasaya sa'yo for a bit. So, the next day, nag-fast ako ng another 48 hours. So, parang ka nag-cleansing. Ganun lang. First, guys, it's not difficult. Tulad ng sabi ni Kylie, alamin mo kung alin ka. Doon ka sa slowly, but yung continuous process, or yung abrupt change.
And then pag nalagpasan mo na yan, every time there will be temptations, every time titikin ka, every time napalo namin yung ibang videos ni Miss Ay, oh, nag-gain ako, pero kung kain siya, natutuwa siya. Yeah. Pero, balik ka na naman doon siya. Ganun lang. Don't deprive yourself. Ganun-ganun yan. On off, on off. But, important thing is, alam mo ano yung effect sa'yo. Alam mo bakit mo ginawa yan. Alam mo ano yung mapupuntahan mo pagkatapos. So, again guys, I'm not claiming to be 100% well, healthy. Hindi ako ganun. Hindi kami ganun. Maraming flaws. Maraming times na babagsak ka, nakain ka ulit. Pero limit mo yung times na yun. In a month, kung ginagawa mo yan 3-4 times, baba mo lang twice. The next month, baka ganun ulit. So, you cannot, for most people, ako, strict ako, for most people, hindi kaya maging strict. For most people, hindi kaya ibalik kaagad. But, ganun lang yun. It's not gonna be perfect. Ganun lang. So, wag kayong masyadong mag-plan. Galing. Thank you po. Ayun lang naman talaga, actually, para maging sustainable siya. Kasi this is not just a diet na gagawin mo ng kapag bumalik na yung weight mo o kaya nakuha mo na yung goal weight mo, is ibabalik mo na yung dati mong diet. Kasi ang number one na nakuha natin from keto is ano eh, yung ginhawa from natatanggal na yung maintenance natin dahil wala na tayong hypertension, diabetes na wala na rin, tapos yung mga other diseases na wala na. Yung ano, yung weight loss, ano na lang talaga yan eh, parang secondary na lang talaga yan eh. So kung ibabalik mo yung dati mong diet, unti-unti rin babalik yung sakit. Kasi sila nga yung reason, yung diet na yun yung reason kung bakit mo nakuha yung sakit na yun. Tapos eventually, unti-unti rin babalik yung weight mo. Pero with this kind of lifestyle, nanggalin mo si carbs, kung babalik siya, kung gusto mong tumikim once in a while, okay lang naman. Pero, alam mo na kung paano siya, kung paano ka babalik, kasi nasimulan mo na eh. So, yun yung maganda doon. So, huwag kayong mag-guilty kung bigla kayong tumikim ng cake. Okay lang, tikim lang naman. Huwag na kayong kumain. Huwag na kayong kumain ng isang slice. Tikim lang kayo. Tapos, okay na yun. And, palagi akong natatanong po ng ganyan na, paano kapag may temptations? And ako, feeling ko hindi ako magandang sumagot pagdating sa ganyan kasi very honest ako sa ginagawa ko. Na ako kapag nag-crave ako, kumakain ako. Pero hindi yung kain na favorite ko dati ang donut. Ngayon kapag nag-crave ako ng donut, pupunta ako sa 7-Eleven pero nakatayo lang ako ng ganyan sa yung sa stall ng donut. Kasi iniisip ko, nasa isip ko, bibili ako kasi nag-crave ako. Pero pag nakita ko na siya, tapos naamoy ko na siya, lalabas na ako, bibili lang ako ng black coffee. Yeah. Pero kapag, di ba po? Pero kapag yung malapit to yung period, sometimes grabe yung cravings. So bumibili ako, pero instead na dati bibili ako ng isang box. Ngayon, nung hindi pa ako nagkikito. Ngayon, ang bibilihin ko lang yung isang munchkin lang. Nakakahiya pa kasi isang peraso lang yung bibilihin ko. Ilalagay pa ni ate sa malaking bag. Tapos hindi ko rin yan mauubos. Kakagatan ko lang siya ng maliit. Kasi pag natikman ko siya, mahihilo na ako. Tapos, bakit ko ba ginagawa ito sa sarili ko? Magkakape na nga lang ako. Ganun lang. And, nagigilty ba ako? Hindi. Kasi, alam ko yung consequence. And, pwede ko naman siyang inuman ng kape. Kung nandoon kayo. Kung ano kayo, kung very strict kayo. And kung kaya nyo naman. E di, ano, huwag nyo kainin. Yung temptations ninyo, labanan ninyo. Pero kung medyo mahina kayo, nakagaya ko, ano lang, alamin nyo kung paano nyo siya kung paano niyo siya ipapasok sa sistema ninyo, yung tikim-tikim na lang para lang mag-enjoy kayo and that way magiging ano siya, magiging sustainable siya kasi hindi niyo na feel na dine-deprive niyo yung sarili niyo. Or the best way is matuto kayong mag-bake para hindi na kayo kakain ng high carb, para low carb pa rin yung kinakain ninyo kahit na cake siya or kahit na donuts siya. So ayun, thank you po sa inyo. Marami pong salamat. Excited na po kami dun sa coffee ninyo. Sige pa. Note lang. Sige pa. Pwede mo ipakita yung picture ko na mag-isa lang ako na naka-shorts. Naka-kulay blue. Can you find that? Kasi ay po ba yung pinakita ko na kanina? Hindi pa. Sige pa. Bago ko ng t-shirt. Hindi yung single lang. Kasi kaya ko lang siya gusto kong ipakita dahil or any picture na napakapayat. Kasi lagi ang isip natin na
gusto nating makito is yung benefits ng losing weight. Yan lagi. Wala. Kumbaga parang most people, they don't really look into the health benefits. And isa ako dun. Isa ako dun. So, kung makita niyo yung picture na yun, yung picture later on, i-post mo sa page, is, ang goal ko was pumayat. Yun ang goal ko. Same with everybody else. So, same with everybody else. Ang goal ko in the beginning was pumayat. So, alam ko, mali siya, pero yun talaga yung most people's goals and target nila by doing keto. Nag-gain ako ng weight into my weight now, which is mas mabigat dyan, mas bilugan dyan. Pero nakita ko na yung benefits ng health. So, now, dahil alam ko na nangyari, biglang abrupt change, biglang umayat, as in payat na payat na ganyan, naka-size 34, 36 na ako na short, so, pero yung mga friends ko, sinabi nila, yung skin mo hindi maganda, mukha kang matanda, mukha kang gano'n, parang wala kang, parang malnutrition. Parang natuyot. Oo, parang natuyot. Kasi bigla akong pinutol, bigla akong pumayat in 6 months. First 3 months, 25 pounds. Then 6 months, biglang pumayat. So, my goal was to lose weight. Okay yun. Pero, kung gusto nyo, ganun yung magiging journey nyo, lose weight. And then, while losing weight, check on the health benefits. Pero, ang totoo is, health benefits, like what Ms. Aileen said, losing weight is bonus. Yes, naku, maraming salamat po sa inyo. Kung nakikita nyo po, siguro mamaya pwede nyo i-scan yung mga comments nila. Ito, kagaya nito, ayan. Marami po kayo na-inspire ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat din po sa interview na to. Kahit na 30 minutes nating fini-figure out kung ano bang problema sa ating internet connection at saka sa itong streaming app natin, tinuloy pa rin natin. So, ayun, maraming salamat po. At saka busy rin kasi sila, umattend sila kanina nung event ng kanilang anak. So, ayun, maraming salamat po. And ayun, thank you so much po. Pwede niyo pong basahin mamaya yung sa replay yung mga comments para makita niyo po yung mga tao na na-inspire ninyo. Ayun lang, and thank you so much po. Addresses nila. Sorry to interrupt. Opo, okay lang po. Nila, sa'yo na lang. Seryoso ako doon, ha? Hindi ako nagbibigay. Nako! Oo nga, sige, tikman natin yan. Maraming salamat po talaga. Sige po. Ayan, thank you daw po, Sir Alan. And magagalit siya, Alan lang daw po, ka-age po natin siya. Ayan lang. Sige. Sige po. Ayan lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kung gusto niyo pong panood yung replay mamaya, magkakaroon naman ng replay to, tapos i-upload ko rin siya sa YouTube para mapanood ninyo or para ma-share ninyo. Ayan lang. Thank you sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you, Ms. Aileen. Keep safe. Thank you rin po. Thank you, Alan. And family.